Ang Pilipinas ay isang bansa na binubuo ng mahigit sa 7,600 na mga pulo at mga isla. Sa mga ito ay mayroong ilang mga pulo na mas malaki kaysa sa iba. Ang mga malalaking pulong ito ay mayroong iba't ibang mga kultural na pamana, magagandang tanawin at mga atraksyong pangturismo na naghihintay sa mga bisita. Sa videong ito ay ating tatalakayin ang mga pinakamalalaking pulo sa Pilipinas at kung ano-ano ang mga makikita at maaaring gawin sa mga ito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. And Bohol. Ang ikasampu sa ating listahan ay ang Bohol, isang isla na matatagpuan sa gitnang rehiyon ng Pilipinas at itinuturing na isa sa mga pinakamalaking isla sa bansa. Ito ay may sukat na 4,821 square kilometers. Kilala ang isla sa kanyang magagandang kalikasan, iba't ibang uri ng hayop, halaman at mayamang kultura, kaya't ito ay isang popular na destinasyon para sa mga turista. Ang malawak na lupaing ito ay nagbibigay ng maraming pagkakataon para sa paglilibot at adventures, mula sa luntiang mga gubat at bukal ng mga talon hanggang sa mga magagandang dalampasigan at malinaw na mga tubig. 9. Cebu. Ang Cebu ay isang pinakamalaking isla sa Pilipinas na matatagpuan sa gitnang bahagi ng bansa at mayroong lawak na 4,943.72 square kilometers. Ito ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga lokal at turista dahil sa magagandang tanawin nito at sagana sa kultura. Mayroong iba't ibang atraksyon sa isla tulad ng mga magagandang beaches, sari-saring urban centers at mga makasaysayang lugar. Makikita rin dito ang Quezon City of the South, ang Cebu City na kabisera at sentro ng kalakalan sa rehiyon ng Visayas. Eight, Leyte. Ang Leyte ang ikawalo sa pinakamalawak na isla sa bansa. Matatagpuan ang Leyte sa rehiyon ng Eastern Visayas at nasa silangan ng isla ng Cebu at may malawak na lupain na 7,367.6 square kilometers. Dahil sa laki at magkaibang heograpiya, mayroong maraming oportunidad para sa mga lokal at turista na maglibot at masiyahan sa lugar. Ang Leyte ay mayroon ding mga makasaysayang lugar, kabilang ang Leyte Landing Memorial Park na nagpapahalaga sa pagdaong ni General Douglas MacArthur at kanyang mga sundalo noong World War II. 7. Mindoro. Ang Mindoro ay binubuo ng dalawang probinsya, ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ito ay isa sa mga pinakamalaking mga isla sa bansa na may sukat na 10,571 square kilometers. Ito ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil sa napakalaking sukat ng Mindoro, ito ay nagbibigay ng iba't ibang mga tanawin tulad ng luntiang kagubatan, magagandang bundok at mararangyang mga dalampasigan. Kaya ito ay popular na destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan at mga adventurers. 6. Panay. Ang Panay ay isa sa mga pinakamalaking isla sa Pilipinas na may lawak na 12,011 square kilometers. Matatagpuan ang islang ito sa kanlurang bahagi ng rehiyon ng Visayas. May apat na lalawigan na matatagpuan sa Panay, kasama na ang Aklan, Antique, Capiz at Iloilo, na bawat isa ay mayroong sariling mga atraksyon at lugar na makikita. Kilala rin ang Panay sa masasarap nitong mga lutuing kinabibilangan ng bok choy, pansit molo at inasal. Dahil sa kanyang kagandahang likas at buhay na kultura, sikat ang Panay bilang pamosong destinasyon para sa mga turista at lokal na mamamayan. 5. Palawan. Ang Palawan ay isa sa mga malalaking isla sa Pilipinas na may lawak na 12,188.6 square kilometers. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng bansa at kilala sa kanyang magagandang kalikasan. Mayroong mga gubat na sagana sa kagandahan, puting mga dalampasigan at malinaw na mga karagatan. Ito rin ay tahanan ng maraming kakaibang uri ng halaman at hayop na nagbibigay ng interes sa mga turista. Sa laki ng Palawan, napanatili pa rin nito ang ganda at kahalagahan ng kalikasan. 4. Negros.
Ang Negros ay isa sa mga pinakamalaking isla sa Pilipinas na may lupaing sakop na 13,309 square kilometers. Matatagpuan ito sa rehiyon ng gitnang kabisayaan ng bansa at nahahati sa dalawang lalawigan, ang Negros Occidental at Negros Oriental. Kilala ang isla sa kanyang agricultural na industriya kung saan ang tubo ay isa sa mga pangunahing pananim. Mayaman rin sa kasaysayan ng Negros at kitang-kitang impluwensya ng mga Kastila sa kanyang arkitektura at kultura. Ang mga turista ay maaaring mag-enjoy ng iba't ibang mga aktibidad tulad ng pag-hike, paglilibot sa mga beaches at pagsusuri sa mga makasaysayang lugar. 3. Samar. Sa lawak na 13,428.8 square kilometers, ang Samar ang ikatlo sa pinakamalaking mga isla sa bansa na nag-aalok ng iba't ibang mga tanawin at atraksyon. Mula sa kanyang mabatong baybayin hanggang sa kanyang maluntiang gubat at bundok, ang Samar ay isang destinasyong mayaman sa natural na ganda at kultura. Makakahanap ka ng mga bagay na magugustuhan mo sa malawak na islang ito kung mahilig ka sa mga outdoor na aktibidad o mas gusto mong alamin ang lokal na cuisine at kasaysayan. 2. Mindanao. Ang Mindanao ang pangalawa sa pinakamalaking isla sa Pilipinas at may lawak na 97,530 square kilometers. At ito'y tahanan ng iba't ibang mga grupo ng etniko, kabilang ang mga katutubo at mga naninirahan mula sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa. Dahil sa laki at populasyon nito, ang Mindanao ay may mahalagang papel sa ekonomiya at pampolitika sa bansa. Ang malikas na yaman nito tulad ng mga mineral, kahoy at lupang agrikultural ay malaking kontribusyon sa kabuhayan ng bansa. Sa kabila ng mga pagkakataong may kaguluhan at hindi pagkakasundo, nananatiling mahalagang bahagi ng arsipelago ng Pilipinas ang Mindanao. 1. Luzon. Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa Pilipinas na may lawak na 109,965 square kilometers. Ito'y mahalaga sa arsipelago at malaking ambag sa paglago at pagunlad ng bansa. Maraming lungsod, probinsya at munisipalidad ang matatagpuan dito na nag-aalok ng iba't ibang kultura, tradisyon at likas na yaman. Kilala rin ang Luzon sa kanyang magagandang tanawin, kabilang ng mga bundok, malalalim na mga dagat, kaya't ito'y isa sa paboritong destinasyon ng mga turista at adventurers.